broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now, radio. Balik ho tayo mga kaibigan. Kanina ho sinisikap po namin tawagan si Attorney Rizal Panelo regarding ho dun sa ano, ha, pagdinig ho kahapon dyan ho sa Senado. Regarding ho kay former Mayor Sanchez. Ho. At meron hong press release ho, pinadala ho sa amin ang tanggapan ho ng DILG regarding ho dun sa ano, clearing operation ho. Ito nga ho ating kamustahin ang bayan ho ng Angono, Rizal, at nasa linya ho ng ating komunikasyon si Mayor Jeremiah Calderon. Mayor Calderon, magandang umaga po. Good morning po, Rex. Good morning. Kamusta po? Apo, ayos lang po, ma'am. At tayo na papakinggan ho sa DWAD. At Mayor, kamusta ho dyan sa bayan ho ng Angono regarding ho dito sa clearing operation ho? And ano po, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapanganig. Patungkol naman po sa clearing operation, alam nyo, wala pa man yung order na apa tungkol dyan. Mm-hmm. Pero nung alam nyo, nung una pong naging po nung bayan ng aking ama, noong 1998, yan po ay kanya nang ginagawa. Mm-hmm. Po, at lalo pang mas pinalakas dahil nga ngayon nagkaroon pa ng order. Apa? At sa amin naman po, weekly, kami naman po ay nagre-report sa DILG sa itong ginagawang clearing operation sa aming bayan. Apa. Kumbaga, mame, wala hong sidewalk vendor, wala hong mga nakabara ho sa kalye, dyan ho sa bayan nyo? Meron po, syempre. Pero ayun po ay inaayos ngayon. Tinatanggal na para ang lahat po ng kailangan daan mga kalsada, madaanan ng mga sasakyan, tao, malakaran. Apa? Opo. Ayan po ay mahigpit na pinatutupad sa aming pumbayan. Tama po. At isang araw nga ho, nagawi ho ko dyan sa Angono, Rizal. At kamusta naman ho ang kampanya nyo sa War on Illegal Drugs? Paano ho kayo nakakaugnayan? Paano sinusuportahan ang ating Angono PNP? Alam nyo, ang laki po ng suporta na aming pong ginagawa patungkol naman po sa War on Drugs. Apa? Sobrang pati po ang sangguniang kabataan yan sinasali ko. Mm-hmm. Sa sila naman po ang para po sa eskwelahan, makapalikod sa sarili mong mga kapwa kabataan. Mm-hmm. Na para magbigay ng impormasyon patungkol po dun sa droga. Tama ayan po. Mm-hmm. Opo. At sa community, siyempre yung sa mga barangay kasama. At alam niyo sa aming ginagawang pag-iikot, may mga kasama po kami mga pastor na kung saan nagbibigay salita ng mga salita ng Diyos. Tama po. At napakaganda ho niyo, kundi ako nagkakamali nga, binibigyan niyo pa ho ng livelihood program ho, Mayor. Opo, tama po. Siyempre pagkatapos nung sila ay mabalik sa normal, siyempre ay binibigyan natin ng pagkakataon na kung ano man po yung pwede natin maitulong na mapagsimulan ulit ng kanilang buhay. Tama po. Ma'am, bali, ilang barangay ho meron ho dyan sa Angono, Rizal? 10 barangay po. Apo. Sa datos ho ng DILG, meron na ho bang na-clear na barangay ho? Opo. Opo, meron na po. Kakadeklara lang po. Lahat po halos ay clear na. Napa, kumbaga sa 10 barangay ho talagang nakapag-comply ho ang inyong tanggapan maging ang Angono PNP sa War on Illegal Drugs. So, tama po lahat po. Lahat po ay nakiisa din sa programa. Mm-hmm. Eh sa ngayon, ma'am, ano pa ho yung pinagkakabalahan niyo diyan sa Angono, Rizal? Siyempre po yung mga programa na tipong yung sa serbisyo sa bayan. Mm-hmm. Gusto pa pong palakasin sa mga senior, sa mga kabataan. Apa? Sabi ko kasi gusto ko sa kabataan ngayon dahil ako isang bata. Mm-hmm. Diba nga sinasabi? Gusto ko yung mga kabataan ngayon ay matutubang makiisa. Matutubang makipag-participate sa mga programa, hindi ba? Yung marunong makialam. Mm-hmm. Hindi yung, kasi ngayon ang millennials, di ba puro tayo social media. Mm-hmm. Gusto ko yung kanila bang tanong, mga
mga suggestion eh. Apa? Malaman nila kung anong meron tayo sa bayan. Mm-hmm. Eh yung programa nyo sa mga senior citizens, oh, kasi meron hong ibang LGU ho, eh parang meron hong pinagkakalob ho sila na cash assistant. To. Sa bayan nyo ho, Mayor, kamusta ho? Opo, alam nyo yung sa seniors, kasi alam naman natin eh, na meron talagang bayan na kaya ibigay yung sa assistance o pension. Apa? Mm-hmm. So, sa bayan ng Angono, hindi kaya lahat mabigyan. Yung ginagawa po natin, yung bang benefit, yung mayroon tayong assistance, kung ano mang kailangan nila. Apa? At ngayon po, mayroon kaming ginawang binuong bagong samahan na mga senior citizens, yung po yung minana, yung mga ina ng advocacy ang nakatatanday alagaan. Apa? Na kung saan eh, linggo-linggo po silang nakakasama. Mm-hmm. Sabi po ay para magsaya naman. Tama po. Mayor Jeremy Calderon, kami nagpapasalamat po. Baka meron ho kayong mensahe sa publiko. Kamusta po si Vice Mayor Jerry Calderon? Kamusta po, ma'am? Ay, sabat po. Bali po ngayon ay siya po ay nakalive lang dahil po meron siya official business sa ibang bansa. Apa? Ayun po. Siguro mensahe po sa lahat, sa mga lalo na sa akin pong mga kababayan, ay ako sa akin pong halos magtatatlong buwan na ako ay bagong po ng bayan, ay sana po ako ay inyong suportahan. Siyempre, tayo magtulungan dahil lahat naman po ng bagay ay matutupad kung ang lahat po ay nakikiisa. At siyempre, maraming salamat po. At sa inyo po, Karek, maraming salamat din po. Mm-hmm. Mayor Jeremy Calderon, mabuhay po kayo, ma'am. Salamat po. Yan na ang tinig, mga kaibigan, ni Mayor Jeremy Calderon. Anak ko yan, ni Vice Mayor Jerry Calderon, darling of the press. Alam niyo si Vice Mayor Jerry Calderon ho, talagang napakabait ho nung mama. Hindi ho sa binobola ko kayo. Kumbaga, malapit ho siya kay Juan de la Cruz. Maging sa kasamaan ho namin sa profesyon, pag sinabing Vice Mayor Jerry Calderon, andali hong kausapin. Wala na hong kuskus, balungos po ho na sinasabi. Hindi, kailangan magpa-appointment ka. Kailangan kausapin mo yung sekretary ko. Kailangan alamin namin kung anong outlet mo. Wala hong ganun eh. Pantay-pantay ho yung pagtingin ho niya. Sa madaling salita ho, ito ho yung minana ho. Diba? Kumbaga, sabi nga ho, kapag kung ano ho yung puno, siya ho yung bunga. Napakaganda ho ng ginagawa dyan ho sa bayan ho ng Angono, Rizal. Diba? At ako'y residente ho dyan, baka hindi niyo ho alam. Ito sabi ho ng 659 mula ho sa barangay San Isidro. Karek, sinusuportahan ho namin lahat ng layunin, lahat ng programa ng Mag-amang Calderon para naman ho sa bayan ho namin. Ang Angono ho, Karek, yan ho yung art of capital. Tama ho. At noong mga previous interview ho namin, isa nga ho sa pinag-usapan namin yan, bagamat nakasentro si Juan de la Cruz kung clearing operation ng pag-uusapan, ay kumbaga late na yung direktiba ng DILG. Matagal na palang pinatutupad at dyan ho sa bayan ng Angono, Rizal. At balikan ho natin na si Ante Pagulayan. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayanong.